So, hi mga kamarshies. Ngayon, mini-makeup pan tayo ni Uncle. Kasi nagpre-prepare na kami sa challenge number 2. Hi mga kamarshies, mga kananay! It's me again, Mamshie Tintin! So, for today's video, gagawa ko tayo ng challenge number 2! I am very, very excited. So, i-share ko sa inyo yung behind the scenes ko. Saan ko ba siya sinet up, and then kung ano ba yung mga gagawin ko. So, ang gagawin ko, magsiset up ako. Nagpa-makeup na ako kay Uncle. And then, magsiset up tayo kung saan ba natin gagawin yung intro natin. And then, meron na rin ako akong nakausap na i-interviewin natin. Tapos, yun, meron na rin akong nakitang mga articles na pwede nating magamit para sa topic natin for today. Kasi ang topic na gagawin ko is about postpartum depression. So, alam ko madaming makaka-relate mga kamamshies. So, sana magustuhan ho ninyo yung aking sasubmit na challenge number 2. So, ayan mga kamamshies, tapos na tayong makeup pa ni Uncle. So, ngayon, i-set up na natin kung saan tayo mag-vlog para dun sa second challenge ng Vlogster TV. Okay, so iniisip ko kung dito na ba tayo pupwesto sa may gilid ng ref. O, dito naman tayo na side para at least mas comfortable. Ang gagawin ko lang naman dito mga kamamshies is yung intro ko. Intro? Yung intro ko. Dito ko siya balak gawin. Dito na lang siguro tayo mag-setup ng ring light at ng ating phone. So, ito na mga kamamshies. Ito na, nakasetup na tayo ng ring light dito. Tapos dito ko na lang gagawin yung intro ko. Based kasi doon sa challenge number 2 natin, kailangan makapag-provide ka ng something interesting story about sa location mo. Eh, syempre, alam naman natin mga kamamshies na quarantine din ngayon. So, mahirap lumabas or makalabas. Plus, the fact na maulan pa. See? You can see here. Siya mga kamamsh. Tada! Ayan, mga kamamshies, medyo nag-uulan din ngayon. So, naisip ko, bakit hindi ko i-share yung experience ko about postpartum? Kasi I believe madami tayong mga kamamshies out there na talagang nagsastruggle din with that depression. So, na i-share ko sa inyo is kung ano yung mga ways na pwede nating gawin para makaiwas tayo or alam mo yun, malesen yung nararamdaman natin. Lalo na, ano mo yung mga kamamshies ko out there, alam kong madami tayong dumaranas niyan. And kung nakaya kong ma-overcome yun, alam kong kaya nyo rin. Grabe mga kamamshies, isa talaga sa struggle na naranasan ko habang ginagawa itong challenge number 2, is hindi ko ma-record yung interview ko sana doon sa mami na-invite ko para ma-interview ko. Kasi nag-invite ako ng isang mami din, na nag-undergo or nagkaroon din ng postpartum depression. So mga kamamshies, ang ginawa na lang namin, since hindi ko talaga alam kung paano magkaroon ng pares na audio sa amin. Retrieve? Hindi, pag ini-screen record ko, yung sa akin lang yung may audio. Pero yung sa kanya, wag siyang ano. Puro babae kasi ka tayo. Ano gagawin? Lang, yun, naisip ko talaga, submit na lang sa kanya yung mga ano, mga questionnaire natin. Makahiya naman. Hiya ako kasi syempre, diba? Na-interview tapos siya lang pala mag-isa yung mag-vlog. Okay na. Pero okay na yun. Hindi ko na na-video mga kamamshies yung ano, yung exact video. Pero sige. Okay lang. Kailangan magagawa natin ng paraan yan. Laban lang! You can go.
guys, this is Nals Masaza. So, my second challenge has been aired on television, finally. Yahoo! So, I really am so happy how it turned out and how the judges judged my second challenge and how they gave comments about my work or my second challenge. There are things to improve because apparently there was an absence of light while I was throwing my lines, you know. So, yeah, that's one of the things that I need to improve and I really am so excited. And before the show even started, we were actually advised already that we should be open for the comments. So yeah, that's me. I've always wanted to know what are the things to improve for my next content. I really am happy to hear that my storyline was good, my editing was on point, and I love the fact that they actually acknowledge my energy and the funny side of me. I'm so kidding. Consequently, I really am so excited to do the other challenges to improve more and to make it a more quality one. I'm very much excited to show you guys the behind the scenes for my challenge number 2. Dito ba na yan? Dito lang. Sige, dito. Hindi ko nakatingin. Na. Ah, sige kuya. Diyan ka lang kuya. Ako nang pupunta sa'yo. So hard for the drivers to actually find our... Hello kuya. And I'm the president of Kabataan Fridel Club. Yes, you heard it right. And that is... There is no power in tera-tera-tera. Bilang presidente ng Kabataang Fridel Club, marami kaming nagagawa dito. Bilang presidente ng Kabataang Fridel Club, like... Ayan, JC. So, ano yung mga inaasahan nating pagbabago dito sa Fridel? Ayun nga. Wait lang. Sige, ayun. Wait lang. Ano yung muna? So, thank you very much, Vlogstar TV, and a heartfelt thanks to our directors, judges, technical, and to all who are involved in this TV reality show. I'll see you guys next time. Bye! I'm dreaming wide away. This is the life I make. To be the holiday. To make me feel this way. Listen up, take a chance. You can sing, you can dance, you can live like there's no tomorrow. Give it time and you'll find there's a groove, there's a rhyme. Move along and the rest will follow. Oh.
I'm from Pasay City. Second challenge video. Nahirapan ako dun. Ang challenge is to make a 3-minute video. Kailangan meron kang intro, meron kang climax, and meron kang resolution. The story must be a story from your household or a story from your community or barangay. So, nahirapan ako sa start on thinking of a story. Iniisip ko kung ano ba yung storya na mayroong climax at resolution. Wini-weigh ko rin kung gusto ko bang story from my household or story from my community or barangay. Kasi syempre, if I choose to do that, I need to talk to the person to get consent. So, I ended up with choosing to make a story and film about my grandmother. So, if you've watched my video or my second challenge video, you've seen there that my grandmother passed away when I was 11 years old. Sobrang impactful kasi niya to me. So, sobrang personal ito when I was filming it, when I was conceptualizing it, because I want to show the whole world how great she is as a person. Kasi that's how I know her, that's how impactful she is in my life. Doon ako nahirapan sa start. And then, when I already decided on the story that I want to make, ang challenging naman is the filming. Kasi, I was filming it alone. So, I only have my tripod with me and I was filming. So, wala akong panning, wala yung ganun na arte, na cinematography. So, puro B-rolls lang, different angles. Ang hirap, additional to that is we're in quarantine, so you can't go out. So, you just have to work within your means. Kung dito lang sa bahay, naghahanap lang ako ng pwesto ko saan pwede. Mahirap, hindi rin ako pwede sa kalsada kasi, kunwari nakamask, kailangan nakamask. So, walang sense kung nakamask ako sa video dahil wala naman siyang mask nung time na yun. So, hindi ko yun pwede gawin. So, nahirapan ako doon. So, dito lang talaga ako sa bahay nag-film. In filming pa, nahirapan ako because hindi ko rin exactly sure kung pasok ba sa 3 minutes yung ginagawa ko. Pero film na lang ng film. Sabi ko, bahala na lang sa editing. Sa editing ko na lang gagawin. Basta i-film ko lahat ng possible na lumabas doon. So, before filming naman, I already put sa Google Docs. Nagsulat na ako ng flow, nagsulat na ako ng script. Trinay ko i-time. Like, sinasabi ko lahat per line. Tapos, tinime ko kung pasok sa 3 minutes before filming para hindi sayang oras. Pero kasi, syempre, in filming, kunwari, pag-iiyak ka, if you've watched my second challenge, I was crying. So, ang hirap kasi hindi ko exactly alam kung how long ba yung duration ng iyak ko. So, yun yung challenge just ko when filming. So, in anything naman, Sumobra ako sa 3 minutes. So, ang hirap kasi I have to decide on what details do I want to remove and what details do I have to keep in my videos para impactful pa rin siya and pasok siya sa challenge na 3 minutes. So, doon ako nahirapan and alam ko naman personally na medyo bitin yung dulo. Ang tagal ng build-up ko, tapos yung resolution sobrang iksi lang. And that's something that I can still improve on. May replay to sa Pinoy World TV. So, you guys should watch it and support me. You guys should subscribe to my channel too. It's Krisha Joy. And you can follow me on my social media at Krisha sa lahat sa Instagram, Twitter, and on TikTok. Is the life I make. I don't need a holiday to make me feel this way. Listen up, take a chance. You can sing, you can dance, you can live like there's no tomorrow. Give it time and you'll find there's a groove, there's a rhyme. Move along and the rest will follow.
Are you the next Pinoy Vlog Star? Welcome to the home of Vlogstar TV, where Pinoy vloggers shine. I am Alexa Tinsay and I will be your host. And I am Chad Placer. Uy, host din ako, ano ka ba? Anyway, narito ang isa sa mga wildcards na kung saan isa na siyang ganap na qualifier ng Vlogstar TV. At ngayon, ipapakita sa atin kung paano niya ginawa ang kanyang second challenge. Uy, ba't naka-post ka dyan? Uy, ano ba? Anyway, narito si Chad Placer, ang pinakamasarap na vlogger. Pasok! Ang ingay sa studio, sorry. Ayan, maraming salamat po sa mga host natin. And for today's vlog is ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung second challenge ko dito sa Vlogstar TV. Tara! Ang init-init pero naka-jacket ako. Actually, ano lang to? Props lang to para hindi naman makita yung tinatago kong mga laman-laman dito sa aking katawan. Sure! Una sa mahigit 106,000 ng COVID-19 cases sa Pilipinas ngayong araw. So dito ko ginawa yung first scene ko sa vlog ko nung second challenge. And makikita nyo ito yung background ko, pero hindi kita yung dito. And ito, inaalis ko to para maganda naman tingnan. Kita nyo yung mga nakabitay pa. And yung camera ko is nilalagay ko dito. Wait lang. Ayan, dyan ko nilalagay yung camera ko. Ayan. Actually, kwarto to siya. Higaan na to nila. And kasi sa akin to dito. Kaya ayoko ipakita lahat. Kasi baka magalit sila sa akin. Nag-stay lang pa sa dito. And syempre, kailangan. Ano din, may private. Yung privacy din nila. Kaya dito lang yung ipapakita ko. Ayan. Ayan yung first scene ko. Dito ko ginawa. Tapos yung second scene naman na nakita nyo yung about sa lutuan, dito yun. Ayan yung camera ko, dyan ko siya nilagay. Nagugasan ako yun. Char! And dito pala yung gabion na sinasabi ko. Ito yung pinatawag na gabion. Dito. At parang, for me, parang lugar na siya eh. Ayan yung gabion and ito yung River of Love na sinasabi ko sa inyo. Ayan, dyan. At syempre dito ako bumaba. Kailangan pag bumaba ka dyan, kailangan talaga kumapit ka na mabuti kasi tignan mo naman. Sobrang lalim ng ano, ng pampang na ito. Ayan, mga bata rin na gusto makita sa TV. Ayan. Hi guys, welcome to Mumbai Glass. Hello. Kaunting update lang. Ngayon, minsan na lang kami kumukuha na panggatong sa Sapa kasi bumalik na yung mga trabaho ng mga tao dito and pwede nang lumabas. Kaya, yun yung update ko sa inyo ngayon. At yung last scene naman is dito ko ginawa. Nagay ko siya yung camera ko dito sa buwan. And then may ano siya, may isang phone para makita ko yung sarili ko kasi kailangan para okay yung angle ko. Wow! And I guess ito lang yung vlog ko. And thanks for watching my vlog. Please subscribe to my YouTube channel, Chad Placer. And again, ito po si Chad Placer, ang pinakamasarap na vlogger sa buong mundo. Char! Na nag-iwan lang. Malaban lang. Masarap tayo. Bye-bye! Ang ingay sa studio, sorry. Like so.
shine like stars. We shine like stars. We shine like stars.